Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon-tipon muli upang ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit. Ipinapaalala sa atin na ang ating hantungan din ay ang makabalik sa Ama, maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Ngayong araw ding ito ay pinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Pinapaalala din sa atin na magpahayag ng katotohanan, maging kasangkapan ng kabutihan at kabanalan, lalo na sa media, sa komunikasyon, sapagkat tayong lahat ay tinatawag din magpahayag ng mabuting balita. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Awat tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaganda ng aming pananahan, ng kanyang pinanggalingan upang kami ipanguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanang niyang kanyaring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa.
bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkaloob niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Nawa'y liwanagan ng Diyos ang iyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng pag-ahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ang Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok
na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagaman may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng pasasalamat, araw natin magkatipon-tipon upang ipaalala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kulang pa ang ating palakpak at pasasalamat sa ginawa ni Jesus Nazareno para sa atin. Gaya ng sabi ko kanina, ipinagdiriwang natin ngayon ang pag-akyat sa langit, ang pagbabalik sa Ama ni Jesus. Siya'y muling nabuhay, tinalo niya ang kamatayan, ngunit ngayon, ginaganap na niya, binubuo na niya, sapagkat hindi lang sa muling pagkabuhay ang kanyang yugto at misyon, kundi ang isama tayo pabalik sa Ama. Kaya nga't ang kapistahan ngayong araw na ito, ang pag-akyat sa langit ay napakahalaga sapagkat ipinapaalala sa atin, tayo'y mabubuhay na maguli. Ngunit higit pa diyan, tayo'y tinatawag bumalik sa Ama, manahan sa kaharian ng Diyos. Dalawang aral ang nais kong ibahagi ngayong araw na ito sa pagninilay natin sa pag-akyat sa langit ni Jesus. Ano ang pakahulugan? Ano ang epekto? Ano ang konsekwensya ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Una, umakyat si Jesus sa langit upang ipaalala sa atin, mas mahalaga ang langit. Hindi siya nagpaiwan sa lupa. Kung mahalaga ang lupa, di si sana'y hindi na umakyat sa langit si Jesus. Pero umalis siya sa lupa. Nanahan lang siya rito ng 33 taon. Hindi siya namalagi dito upang ipaalala sa atin, mas mahalaga ang langit kaysa lupa. Napakasimpleng aral, pero kailangan nating laging maalala. Sapagkat aminin natin, minsan mas pinapahalagahan natin ang mga bagay-bagay sa lupa kaysa langit. Kaya nga ngayong araw na ito, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinapaalala sa atin ang ating destinasyon. May kasabihan tayo, pagkahaba-haba man ang prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Pagkahaba-haba man ng paglalakbay sa lupa, dapat sa langit pa rin ang tuloy. Kaya ang tanong,
papuntang langit ba tayo? Yan po bang ating desisyon, mga ugnayan, yung ginagawa natin sa buhay? Maghahatid ba ito sa atin sa langit? O baka magising na lang tayo isang araw, lahat pala ng pinag-ukulan natin ng panahon at lakas, lahat pala ng pinag-ipunan natin, hindi pala ito makapaghahatid sa atin sa langit. Opo mga kapatid, magdasal po tayo, huwag tayo magkasakit, maging malakas ang katawan natin, maging maayos ang mga pamilya natin, makatapos na pag-aaral ang mga anak, makaginhawa sa buhay, yung mama, makapag-abroad. Opo, ipagdasal natin lahat ito, mga biyaya dito sa lupa, pero wag na wag natin kakaligtaan. Mas mahalaga ang biyaya sa langit, ang biyaya ng kaligtasan. Aanin mo ang malakas na katawan kung ang kaluluwa mo naman ay nabubulok na sa kasalanan. Siguro nga pwede mo ipagmalaki. Hindi ako na COVID, hindi ako dinapuan ng virus. Pero baka naman tantan ng kasalanan ang ating kaluluwa. Baka naman puno ang bulsa, pero walang kalaman-laman ng puso. Baka ang iniipon lang natin ay para dito sa lupa, nakaligtaan natin ang dapat nating pag-ipunan ay sa langit. Umakyat si Jesus sa langit upang ipaalala sa atin mas mahalaga ang langit. Umakyat si Jesus sa langit upang ipaalala sa atin ang ating destinasyon. Ikalawa, umakyat si Jesus sa langit at iniwan tayo, iniwan ng kanyang mga alagad. Bakit? Upang ipaalala ang ating misyon. So kanina raw, destinasyon. Ikalawa, misyon. Dahil kung nagpaiwan daw pa rin si Jesus dito sa lupa, siya pa rin ang mangangaral. Siya pa rin ang tutulong. Siya pa rin ang gagawa ng mabuti. Kung nagpaiwan siya rito, siya pa rin ang gagawa ng misyon. Pero dahil bumalik na siya sa Ama at iniwan niya tayo, ang ibig sabihin nun, tayo na dapat ang magpapatuloy ng kanyang ginawa. Kasi kung hindi siya umalis, aasa lang tayo sa kanya. Ikaw na ang bahala. Pero dahil umalis siya, ipinagkakatiwala niya sa atin ang kanyang misyon upang makarating tayo sa ating destinasyon. Pero kung tatanungin ko kayo mga kapatid, ano bang misyon natin? Ano bang kailangan gawin para makarating sa langit? Ano bang kailangan gawin para sumunod kay Jesus sa Sareno? Kadalasan siguro sasabihin natin, magpakabait, magsisimba ka, tutulong ka sa mahirap, mag-abuloy ka. Opo, tama po yun. Pero, tandaan natin yung huling habili ni Jesus sa Sareno. Ano sabi niya? Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Hindi pala sapat na ikaw ay maging mabuti lamang. Na gumagawa ka ng tama, nagdedebosyon ka, namamanata ka, nagpo-prosesyon ka, naglilingkod ka. Pero ang lahat ng iyan, ginagawa din natin para maging alagad ni Jesus ang ating kapwa. Yan ang tinatawag na evangelization. Tayo mga Katoliko, aminin natin, medyo mahina po tayo dyan. Kasi para sa atin, ang pananampalataya, kadalasan, personal.
Basta ako, magpapakabait ako. Basta ako, pupunta ako sa Quiapo, magsisimba ako. Eh, yung asawa mo, eh, malaki na siya. Bahala na siya sa buhay niya. Ah, basta ako, tutulong ako sa mahirap. Magiging kasapi ako ng mga organisasyon sa simbahan. Eh, yung mga anak mo, pagsisimbahin mo ba? Nasa hustong gulang na yan, bahala na sila. Sila na ang dapat magdesisyon. Hindi raw po ganun ang pag-iisip ng isang tunay na Kristiyano. Sabagat kung tunay tayong pinuspos ng mabuting balita, kung tunay tayong pinuspos ni Jesus sa Sareno, hindi pwedeng hindi natin sila isama. Hindi pwedeng hindi natin sila tulungan maging alagad din ng Diyos. Hindi po matutuwa si Jesus sa Sareno kapag dumating ang araw, kakatok ka sa pintuan ng langit. At pagbukas, sabihin mo, nandito po ako, mabait po ako, deboto po ako, namamanata po ako, nagsisimba po ako lagi. Pero baka tanungin ka, nasaan ang asawa mo? Nasaan ang mga anak mo? Sino ang tinulungan mong maging alagad din ng Diyos? Hindi lang para sa sarili natin ang ating pananampalataya. Tayo rin ay tinatawag gawing alagad ang ating kapwa. Magsimula ito sa ating pamilya. Ito ang ating misyon. Ang debosyon, hindi lang nagtatapos doon. Ang debosyon, hinahatid tayo sa misyon upang sa gayoy makarating tayo sa ating destinasyon. Sa susunod na balik nyo dito sa isang linggo, wala na ang imahe ng muling pagkabuhay na Jesus. Hindi nyo na siya makikita sapagkat nais niyang ipaalala sa atin, mas mahalaga ang langit. Langit na ang ating destinasyon. Hindi niyo siya makikita sapagkat ipinagkakatagubili na niya sa atin ang kanyang sinimulan. Tayo na ngayon ang may misyon. Hindi lang maging banal sa sarili natin, kundi tulungang maging banal din at mabuti ang ating kapwa. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, bumalik ka na sa Ama sa langit. Pinaghahanda niyo na po ang aming lugar sa langit. Ipinapaalala niyo po sa amin, mas mahalaga ang langit kaysa lahat. Kaya nga't sana po ang aming pagugulan ng lakas at panahon, ang aming sasabihin at gagawin, makatulong sa aming biyahe sa langit. Mahal na pong Jesus sa Sareno, pumanik ka sa langit upang ipagkatiwala sa amin ang misyong sinimulan mo. Tulungan niyo po kami maging tapat. Tulungan niyo po kami makasunod sa inyo. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming ipahayag ang mabuting balita upang ang aming kapwa ay maging alagad din katulad namin. Pinagdarasal namin ngayon ang mga kabataan, ang mga anak, ang mga apo ng aming pamilya. Sana ang maipamanan namin sa kanila ay labis na pagtitiwala at pananalig sa iyo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, nawa ang debosyon namin sa iyo patatagin ang aming misyon at ihatid kami sa aming destinasyon. Mahal na pong Jesus sa Sareno, nagtitiwala kami sa iyo. Kaawaan mo po kami lagi. Amen.
Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagamabangitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos sama ang ating kahilingan. Ang ating tugon, Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparean upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo na makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa at maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng mga Diyos at mga taong paggamit ng media, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghahandog sa atin ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Tahimik nating idalog, iba pa nating mga kahilingan. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aing ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagakyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkalobong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at aming alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ay tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pagyakot niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, pinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno ang ating misyon, ang ating destinasyon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunin naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Galing tayo sa Diyos at sa Kanya tayo babalik. Kaya't sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayaan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung nagiging makamundo kami, nakakaligtaan namin ang tunay naming hantungan ay langit at mas mahalaga ang kaligtasan sa lahat ng mga biyaya. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kalangitan, Alleluia, Alleluia, siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. Diyos, ako'y handa na, na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. At magsaya. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong kagalakan. Ibabaw ng mga langit, ikaw ay itinanghal, at dito naman sa daigdig ay ang iyong kapurihan. Ako'y handa na, na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at
magsaya. Panawagan, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communication pang-arsdiocesan at pambansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami sa unang pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at ninalayon mong gawin ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluhan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtutulak sa atin sa misyon. Magmalasakit, tumulong sa ating kapwa, magpahayag ng mabuting balita. Umakyat sa langit si Jesus Nazareno upang ipaalala sa atin ang ating destinasyon at misyon. Mas mahalaga ang langit kaysa lupa. Tayo ngayon ang magpapatuloy ng kanyang sinimulan, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesu Kristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo nang may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig
na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.